20 taon nang nagbebenta ng bulaklak si Manong Adam sa Baguio City. Minanap pa raw niya ang kanyang flower shop mula sa kanyang magulang. Kaya naman, alam na raw niya ang gusto ng mga mamimili, lalo na tuwing sasapit ang undas. Yung iba, ano eh, ready-made na kasi sa undas. May mga mga bilog-bilog na singles na. Yung pick-up lang nila, diretso na sa ano. Yung iba, gusto na medyo may forma. Yan, bibili ng mga double layer, mga triple layers, mga ganyan. At ngayong papalapit na ang araw ng mga patay, nagmahal na raw ang iba't ibang klase ng bulaklak. Mataas na yung mga presyo nila kasi konti ang bulaklak ngayon. Siguro dahil sa palaging ulan, ganyan, ganyan. Kaya nagmahal na. Roses nga ngayon, mas mahal pa kaysa sa Valentine eh. 25 per stem, ganyan. Parang Valentine's ang presyo niya. Kaya ang mga mamimili, kanya-kanyang diskarte para makamura. Si Ami, duse-duse na kung bumili. At nag-a-advance order daw siya sa kanyang suki. Mahal na talaga, kaya talagang pinag-iipunan din ito, pinaglalaanan din ito ng budget. Para kung talagang gusto mo mas maganda yung mga flowers na gagamitin mo. Kasi at the last minute, mahal na to, and then hindi mo na talaga mapipili yung gusto mong quality. Payo rin ng mga nagtitinda, maging wise sa pagpili ng mga bulaklak para sa mga yumaong mahal sa buhay. Isa sa mga mabenta ang tinatawag na mudyako, kung saan inayos ng pabilog ang mga bulaklak. 50 pesos lang kasi ito. Bukod sa mga murang uri ng bulaklak, mainam din daw pumili ng mga klaseng hindi madaling malanta. Yung mga antol, yung mams, kasi yun ang mga medyo matagal ng konti, lalo sa mainit na lugar.